Pagising ko nga kanina ay masakit na yung lalamunan ko. Paano ba naman napapadalas yung pagkain ko ng mga matatamis? Buti na lang mayroon pa akong Camilluzon spray. Ito talaga yung ginagamit ko sa aking sore throat. Ireseta din sa akin to noon pa. At masasabi ko talagang napaka-effective ng produktong ito. Medyo pricey nga lang. Pero mare, sulit naman kasi 2 days lang is mawawala na yung sore throat mo. Napapaisip tuloy ako ngayon na magluto ng sabaw. Kasi naman masarap yung sabaw pag masakit yung lalamunan mo. Buti na lang talaga at may karne pa sa ref. Nag-umpisa na nga akong maghiwa ng karne. Pagkatapos kong maghiwa ng karne, chinek ko na din sa ref kung anong mga gulay meron ako. Buti na lang at meron pa ako ditong repolyo, patatas at saka mais. Perfect pang sabaw. Hinuha ko na din itong bell pepper at salsa bisaya. Hiniwa-hiwa ko na din itong mais. Masarap din kasi ito sa sabaw. Pagkatapos ay sinunod ko na itong repolyo. Nilakyan ko ang paghiwa kasi para naman ito sa sabaw. Sinunod ko namang balatan itong mga patatas. Mare, pasensya nga pala sa pagkakuha ng video. Ang hirap din kasi mag-vlog kapag ikaw lang mag-isa. Yung wala kang taga-video. Pero lalaban tayo. Go, mom! Katapos ko nga magbalat ng patatas, ay hiniwa-hiwa ko naman siya. Ganito ko lang siya hiniwa. Medyo nilakihan ko ng konti ng pagkakahiwa kasi para naman ito sa sabaw. Kasunod ko namang hiniwa itong bell pepper. Sinali ko lang ito, mga mare, kasi sayang naman kung masisira lang sa ref. At saka may kanya-kanya naman tayong estilo ng pagluluto. Pagkatapos kong ang hiwain ang mga sangkap na gagamitin, ay diretso na ako sa pagsindi ng uli. Sakala na may blower pala ako magluluto ngayon. Eh kasi naman mare, matagal maluto yung karne kapag sa electric cooker ka magluto. And since malakas na yung apoy, ay nilagay ko na rin yung kasirola. And since matagal pa lumambot yung karne, aasikasuhin ko muna tong mga labahin. Naku po, ang dami. Sinegregate ko nga muna itong mga damit. Pagkatapos ay niready ko na itong washing machine. Naluto na din pala itong kanin. Perfect para sa ating nilagang baboy later. Chinek ko nga ang ating sabaw at ayan nga, hindi pa siya luto. Pagkatapos nga ay binalikan ko yung aking mga labahin. Una kong nilagay itong mga puting damit. Pagkatapos ay binalikan ko yung aking niluluto. Hinalo-halo ko lamang at nilagay ko na din itong sibuyas. Sinunod ko na ding ilagay itong mga patatas. Pagkatapos nilagay ko na din itong mga mais. Pagkatapos ay hinalo-halo ko lang siya. Tinakpan ko na muna at ako'y maglilinis pa ng bahay. Niligpit ko muna tong aming higaan. Pagkatapos ay binalikan ko yung aking niluluto kasi wala ng uling. Pagkatapos ay nilagay ko na ulit yung kaserola. Sinimplahan ko na din siya ng asin at nilagyan ko din siya ng konting ajinomoto para may umami flavor yung ating nilagang pork. Pagkatapos ay hinalo-halo ko lang siya. At nung akin nang tinikman, naku po! Masarap naman pala ako magluto, charot. Binalikan ko nga ang aking labahin para i-rinse na siya dito sa automatic na washing. At mare, sa single tub washing ko lang siya nilalaban. Kasi pag dito sa automatic na washing laban, ay hindi ako satisfied sa output ng pagkakalaba. Sa automatic washing ko lang siya nil-rinse at saka dinedry. Binalikan ko nga yung aking niluluto at nilagay ko na itong mga repolyo. At mukhang kulang siya ng tubig, kaya kumuha ko ng tubig at tinagdagan ko. Hinalo-halo ko lang siya mga mare at tinakpan ko muna. Habang di pa nga siya luto, ay inayos ko muna itong mini office namin, charot. A few minutes later at ayan, luto ng ating nilagang pork. Hindi nga lang masabaw pero masarap yan. Isinalin ko na nga siya sa bowl para ako'y makakain na. At ayan mga mare, tara kain na tayo. Nanalangin muna ako bago kumain. At ayan, nasarapan si Auntie John. Pagkatapos ko nga kumain, ay ginawa ko naman yung aking daily routine, yung pagwawali. Pagkatapos ay sinampay ko naman yung mga labahin. Mare, pag pumasok ka talaga sa buhay mag-asawa ay magiging all around ka. Pero di naman ako nagsisisi dahil masaya naman ako sa aking mga ginagawa at yun ang importante. Pagkatapos ko nga magsampay ay naku, mapapasana all ka dito sa mga asong to. Ang sarap-sarap ng tulog at parehas pa talaga silang dalawa ng pagkakaposisyon ng tulog. Love yarn. Pagkatapos ko nga magluto, maglaba at saka maglinis ng bahay, ay dumiretso na ako dito sa aking mini office, charot. Inasikaso ko naman yung aking YouTube channel at saka yung pag-e-edit ko ng aking video. Pangarap ko kasi na aside sa paglilinis ng bahay, pag-aasikaso sa aking mister, ay makakatulong din ako financially. Kaya naman sinisikap ko na mamonetize yung aking Facebook page. At mare, pare, kung hindi pa kayo nakapag-follow sa aking bagong Facebook page, yung Team Camps and Fur Babies, pakihit naman po ng follow button. At yun lang po mga mare, daghang salamat sa inyong pagtanaw!